1, 2, 3, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Grabe! At sang maulan na umaga dito sa amin. Pagising ko kaninang umaga, lakas ng ulan. So eto nga, si Mr. Toyota, di ba, nagyayakad makipag-inuman sa akin tonight. Eh, paano ako iinom? Eh, umuulan. So, ayoko lumabas na wet ang floor. Charot! So, yon. So, hindi talaga sumasan-ayon ang panahon sa masamang balak sa akin ni Mr. Toyota. Kaya, sorry na lang. So, yon, napansin ko lang ha. Sa tuwing nagyayakad siyang uminom, umuulan ng maghapon. Napansin ko talaga. Kaya hindi talaga sumasang-ayon ang panahon sa amin dalawa. Sorry na lang. Cancel uli ang inuman mamaya. Charot! At eto pa. Siyempre, gusto ko man shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. And then, sa walang sawang pagmamahal. Thank you so much. So, yon. Medyo masama ang pakiramdam ng Mama Sam ninyo ngayon. Ewan ko, pagising ko ngayong umaga, I'm not feeling well. O, di ba? Siguro yung pagod kahapon. Kasi talagang grabe. Ang init, tapos uulan. So, ayan. Ganito na. Sinisipon na tayo ng bonggang-bongga. Anyway, gusto ko rin mag-shoutout kay Christina Omar. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. Madam Christina Omar ng From Tarlac. Maraming salamat din kay Arman Comia. Maraming salamat sa pagsuporta mo sa akin. So yon. So kanina nakausap ko siya. Sobrang tuwan-tuwa ako dahil si Mr. Arman ay talaga naman naaaliw siya sa akin ng bonggang-bongga. Maraming salamat sa pagmamahal, sa suporta. Soon, makikita nyo rin ako. Charot! So, yun. So, thank you so much. And then, eto na. Marami tayong chika ngayon na talaga, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo kay Mr. International Winner na si Mr. Spain at tinalo niya si Mr. Philippines sa competition dito sa sa Mr. International na naganap nga kagabi, Philippine Base. Ang masasabi ko dyan, congratulations. Napakagwapo naman ni Mr. Spain. And then nakita naman natin yung kagwapuhan niya na talaga naman pang Mr. International talaga. And then maganda kasi syempre ang expected natin si Mr. Philippines ang mananalo dito sa Mr. International sa Philippine Base. At this, hindi sila kumagat sa ganong ano ba yung pangyayari, di ba? Kasi isa to sa mga encouragement sa mga kandidato na gustong sumali dito sa Mr. International Philippine Base. And kung gusto nilang dumami talaga yung mga candidates nila ng bonggang-bongga, so maganda tong hakbang na ginawa nila. Kasi kung ipapanalo nila dito si Mr. Philippines, I think parang nakikipaglaro na lang din tayo talaga sa sitwasyon na naganap doon sa Mr. International sa Thailand. And then medyo na ako confused nga yung mga tao na saan ba talaga dapat. So yon. So ako, para sa akin, Mr. International Spain, congratulations. And then wish all the best sa reigning niya, di ba? And then kay Mr. Philippines naman, wala naman ako masasabi dahil ginawa naman niya yung makakaya niya at nakita naman natin na isa din to sa mga talagang gwapong-gwapong kandidato, di ba? So yun, so good luck sa kanila. And then ito nga, sa aming ganun Mama Sam, tingin mo, sino nga ba talaga ang Mr. International? Si Mr. International Thailand o si Mr. International Spain? Guys, may rematch pa yan. Charot. Maglalaban pa silang dalawa. Ako, para sa akin, sa totoo lang, I consider na Mr. International talaga yung nanalo dito sa Thailand. Kasi nakita naman natin na yung pageant na yan ay may nanalo na rin na Pilipino noon. At
feeling ko sa sobrang tagal na ng pageant niya, dapat ayun na yung i-follow na bilang Mr. International. And then yung sa Pilipinas naman, I think okay din lang naman na Mr. International siya, pero dagdagan niya siguro na Mr. International Quest, ganon. Or Mr. International something pa na isa pang title. Para, alam mo yun, hindi sila maging kaparehas. Para yung mga kandidato na gusto sumali sa Mr. International, hindi sila nako-confuse kung sa Philippine base ba ako o dito ba ako sa Thailand base. So, parehas natin suportahan. Para sa akin ha, parehas dapat natin suportahan yung pageant na to para pagdating ng panahon, parehas silang lumago ng sabay. So, yun. Yun lang yung akin. So, ang akin, siguro yung Mr. International na sa Thailand, ipagpatuloy niya na Mr. International siya. Tapos yung sa Pilipinas, since na bago naman, huwag ka na makipag-compete o huwag ka na makipagtalo kung kanino ibibigay yung title na ng ano na yan, yung franchise na yan. Eh di gawa ka na lang ng Mr. International Quest. Pwede naman, di ba? So yun, suggestion lang naman. Para hindi nako-confuse yung mga tao. Kasi at the end of the story, sino ba talaga yung legit at sino ba talaga yung ipa-follow dyan, di ba? Kasi yung mga tao mismo, kahit yung mga Filipino people, ay naguguluhan sila ng bonggam-bongga. So ako para sa akin, parehas silang may motibo na maging isang national director ng pageant na to and then go ahead. O, di ba? So, magkasundo, ayun yung the best. And then, eto na nga, punta na nga tayo sa mga kandidata na lumalaban dito sa Miss Grand International. Kagabi nga, nagkaroon na sila ng national costume competition na talaga namang masasabi ko, oh my God, nakakaloka. Di ba? Nakakaloka kasi sa part na talaga nakita mo yung bakbakan talaga ng mga kandidata. Ayaw talaga nilang magpatalo sa bawat competition. And then nakita natin na talaga lahat sila ay lumalaban para sa Golden Crown. Pero sino nga ba ang pasok sa mga kagabi? Ako para sa akin, lahat naman sila magaling. And then, isa sa mga nakikita ko na talagang ay bongga, si Myanmar, bongga din ang kanyang nako. Hindi din nagpakabog. Si Laos, ganun din. Tapos, si Vietnam, oh my God, talagang fantastic. And then si Philippines, maganda din. And then, sino pa ba? Sa mga Latinas, talagang nakita din natin na kumabog din ng mga kandidata na mula sa Latinas na hindi din nagpahuli. Ganun din sa Europe, ganun din sa Africa. So, talagang panalo talaga ang eksena ng Miss Grand International National Costume. In fairness, ang gagaling nilang lahat. And then, Mama Sam, tingin mo, swerte kaya kay Nikki DeMora ang may pakpak? Kasi daw, doon daw sa fashion show, talaga daw naging pinag-usapan, naging hit talaga ito si Nikki DeMora. Yun, lumabas siya doon sa fashion show na with talaga, ano, may pakpak, may wings. And then, dito naman daw sa NatCos niya, may pakpak din. At talagang pinag-usapan at natuwaan lahat. Ako para sa akin kasi, si Nikki kasi, yung kanyang galawan, kapag may pakpak kasi siya, or may something na, ano, materials ba na ginagamit niya doon sa mga sinusuot niya, na pwede niyang i-present, mas nakakapag-presentation siya ng bonggang-bongga. Mas nabibigay niya yung tamang galawan, mas nakikita mo sa kanya na nag-i-enjoy talaga siya. So, alam niya kung paano at ano ang gagawin niya kapag may mga wings siya, mga, ano, doon sa kanyang mga suot. Kumbaga, alam niya kasi na doon magpo-focus, doon gagalaw. Kaya, nagiging maganda yung performance na result na ipinapakita niya. And then, plus, nandoon, maganda naman talaga yung national costume. And nakbigay niya ng 100% na presentation. Para sa akin ha, hindi ko lang alam para sa inyo. So, para sa akin, malay mo sa kanyang evening gown, meron din papakpak. O, diba? So, hindi natin alam, malay mo, diba, Miss Grand Philippines, o, diba, biglang may bubuka na ganon. So, kasi gusto niya yung may mga ganon-ganon. Pag may pakpak kasi, mas bongga. O, so, let's see, malaman natin yan. Bukas na ang kanilang preliminary competition. So, abangan natin. But yung NatCos ni Nikki, saka yung ginamit niya sa fashion show, yes, napansin ko nga, kapag may pakpak siya, mas nakakapag-perform siya ng bonggang-bongga. Diba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa national costume ni Cuba na Perk of Queen na nagamit na ng Dominican Republic noong 2021 na nagamit na rin ni Miss Philippines noong 2020.
nakakaloka. So, hindi naman nagamit ni Miss Philippines. Parehas lang ng design. I think parehas lang to ng format. Hindi ko lang alam yung kay Dominican Republic, ito ba yung ginamit ni Cuba. Pero kasi hindi naman naiiwasan yan minsan eh. Na minsan talaga, may I borrow your national costume? Ganun yung labanan. Ay, hindi naman nawawala yun sa eksena. Ako para sa akin, talagang masasabi ko na bongga at na-present naman niya ng maayos yung kanyang national costume. Kahit sabihin pa natin na hiram yan o pinagamit na yan, eh, nangyayari yan kay Miss Philippines nga rin, di ba? Kay Jasmine Dumakulangan. Tapos, ayan, sinuot ni Nikki. Oh, so, ibig sabihin, wala namang masama. As long na maganda na na-present ng maayos yung national costume. At hindi lang yan, kahit di naman yung sa Miss International, yung kay Lara Kigaman noon, ginamit din yan ni hindi ako nagkakamali kay Bautista, yung dating sumali sa Miss Universe, o di ba? So yung Piña Loca, o tapos ginamit ni Lara Kigaman sa Miss International. So it's a normal para sa akin. Anyway, congratulations kay Miss Cuba at na-present naman niya ng maayos yung kanyang national costume. And then Mama Sam, ano naman masasabi mo sa natkos ni Miss Thailand? Tingin mo siya dapat talaga ang manalong best national costume o si Vietnam? To be honest, wala sa kanila. Charot. Maganda ang national costume ni Thailand. And then nakita ko yung kung paano niya ipinresent. Talagang inilaban yung kanyang national costume sa entablado ng Miss Grand International. Yung energy, yung the way kung paano niya execute yung kanyang national costume, talagang masasabi ko, winner. Winner na winner. Talagang ang galing. Ang galing doon ni Om. So, natuwa ako sa kanya kasi talagang grabe talaga yung eksena ang ginawa niya. Grabe yung palo na ginawa niya. And then, I'm so happy doon sa resulta na nakita ko para sa kandidata ng Thailand kung paano niya i-present. In fairness sa kanya. Sabi ko nga, panalo. So, deserve ni Thailand na makarating sa top 5 ng best national costume. Hindi ko lang masabi na dapat siya ang mag-number one, pero nakikita ko na performance level talagang perfect yung galawan. And then, pagdating naman kay Miss Vietnam, yung national costume ni Miss Vietnam, talagang masasabi ko din na bongga ang pasabog, winner din. At masasabi natin, syempre, iba ang ipinakita niya dito. So, meron kasi siyang ginamit ng mga props, kaya mas lalong bumongga. So, kanya-kanyang ano lang yan eh, idea, di ba? So, yung kay Vietnam, masasabi ko, yung presentation niya is good talaga. At maraming nakapuna sa kanyang presentation na talagang binonggahin niya rin ng bonggang-bongga. At very powerful din talaga yung performance niya. So, ako para sa akin, silang dalawa, deserve nila na makarating sa top 5 list ng Miss Grand International Best National Costume. So, yon. So, winner sila para sa akin. Bongga. So, yon. And then, kay Nikki De Mora, ano daw masasabi natin sa natkos na sinuot ni Nikki De Mora dito sa competition ng Miss Grand International? Ang masasabi ko, isa din tong winner. O, diba? So, very colorful, presentation was good. Nakita mo naman sa kanya na ini-enjoy niya talaga at ang ganda niya. Promise. So yon, ang ganda na suot, ang ganda ni Nikki, ang perfect ng national costume niya. I love kung paano niya ito pinireset. Yes, yung iba parang nakukulangan lang daw sa power, pero ako para sa akin, okay naman. So, wala naman masyadong eksena doon. Kumbaga, tama din lang naman yung mga galawan niya, tama din lang yung ngiti niya, tama yun lahat. Kaya para sa akin, perfect yung ipinresent dito ni Nikki De Mora sa competition ng Miss Grand. And then, I'm so happy. Happy ako doon sa result and happy ako sa ipinakita ni Nikki. Just keep praying for Nikki. Yes, kasi kung tutuusin para sa last minute na ito ang gagamitin mong national costume na hindi mo alam kung paano mo ipipresent and then na-present mo sa entablado na parang alam mo na ito yung national costume mo na walang pagkakamali, winner na yan. So, yon. So, ako para sa akin, magandang galawan, palo, panalo. So, abangan na lang natin si Nikki sa preliminary competition na magaganap nga ito bukas. So, yon. So, para sa huli nating chika, Mama Sam, tingin mo na kay Colombia at saka kay Indonesia kaya ang mag-uwi ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Grand International kasi sila yung napipisil ni Mr. Nawat.
to be honest, wala naman pang napipisil si Mr. Nawal. Pero siguro meron, pero siguro hindi kay Colombia, hindi kay Indonesia. So yung mga photos na to na kumakalat na lagi siya nagpapa-picture kay ano, it's a part of his game. So lagi natin tandaan kung ano ang nakikita natin dito sa Miss Grand is unpredictable pa rin talaga kung sino ang magiging winner dito. Kasi parang feeling ko talaga nandoon siya sa laro para sa kanyang publicity. And then I think Mr. Nawal is a very wise pagdating dito sa competition ng Miss Grand International. And then malalaman natin yan kung ipapanalo niya nga o ibibigay niya ang corona kay Colombia. For now, si Colombia nakikita naman natin na talagang humahataw. Ganun din si Indonesia. Pero syempre, hindi pa naman tapos ang laban. Meron pang preliminary competition, guys, to remind everyone. So, doon tayo magbe-base sa preliminary competition. And then, malalaman natin kung eto nga ba si Colombia at saka si Indonesia ang isa sa mga pinakamalakas na kandidata talaga dito sa Miss Grand International ngayon taon na to. So yan, so depende yan sa presentation nila. Abangan natin. So ako, para sa akin, may laban pa rin ang Philippines at nakikita ko pa rin na talaga kaya pang pumalo ni Nikki De Mora sa competition. Hindi pa tapos ang laban. Magsisimula ito talaga yung kanilang ano, yung kumbaga exciting moment ay bukas ng 7 p.m. sa preliminary competition. So yun, so guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, maraming salamat po. Pasensya na ko, ang baba ng energy ko. Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Parang feeling ko kailangan kong matulog at magpahinga. So yun. So guys, hanggang dito na lang. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga tinatalakay natin? And then comment below. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.